Hindi pa rin pinapapasok ang mga estudyante sa Agoncillo, Batangas na naka-lockdown pa rin dahil sa banta ng Bulkan Taal. Live mula sa Agoncillo, Batangas, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan, kumusta sitwasyon dyan? Susan, nagsisialisa na yung mangilan-ngilang residente na habang dito kanina at gustong pumasok sa bayan ng Agoncillo. Kung makikita mo sa aking likuran, nabawasan na yung mga tao at yung mga sasakyan dyan na nakapila kanina dahil hindi na nila matiis, hindi na sila mapapasok dito. Pero may mangilan-ngilang residente pa rin na nandito ngayon sa may tapat ng checkpoint. Naninindigan kasi yung mga pulis dito na lockdown talaga, delikado sa loob at bawal pumasok. Pero may mga ilang residente dito na gusto pa rin pumasok at nakabang dito sa bahaging ito ng checkpoint. Ngayon, makakausap natin yung isa sa mga residente dito na nakabang, si Sir, bawal daw pumasok sa loob kasi delikado. Oh. Pero gusto nyo pa rin. Ang totoo nito, sino ba yung totoo nagpapabawal? Sino? Ang lokal na pamahalaan po, Sir. Salamat po naman at ang totoo ay kami inuunawa din. Naunawa naman na namin eh. Na delikado. Ang hinihiling po ng marami ay ang konting oras na makapagpakain kami ng hayop. Mm-hmm. Natapos naman ho, kung sakasakali, ang gusto ko ay magpapasok ng mamimili ng hayop na nasa tamang presyo. Para ho naman hindi... But binabarat ba yung mga baboy ninyo? Binabarat ho eh. Magkano? Ay parang binubulto lang ho. Magkano na isa na lang daw, halimbawa? Ay halimbawa, 5,000. Ay kung malaki, 6,000, ay gusto natin. Isang tamang presyo. Mm-hmm. Pag magpapasok, para hindi na ho tayo bumalik-balik doon dito. Mm-hmm. Naunawa na ho namin kayo na nagmamahal sa amin. Pero inuunawa din naman namin ho ang hayop. Tulad, 3 araw na hindi kumakain. Dapat din kami pagbigyan ng konting oras na makaporward ho kami sa aming mga hayop. Ang gusto niya lang gawin sa loob? Makapagpakain ng hayop at dumating ho sa oras na kung may mamimili, pagbibili ho namin. Sige po. Maraming salamat po. Sige, sir. Yung mga pulis ngayon, Susan, ay pumasok doon sa loob ng Agoncillo dahil apparently may mga ilang residente na nasa loob at lumalabas ngayon at nagulat din ang mga pulis bakit may mga nakapasok pa rin doon at may mga taon na nananatili doon sa loob ng bayan ng Agoncillo. So, pinasok nila ngayon doon yung loob ng bayan para paalisin yung iba pang natitirang residente sa loob, Susan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ingat kayo dyan.